Marina. Isang hapon po mga tito. Nandito po tayo ngayon sa ngayon po kukuha tayo ng ano ng bangka registration kasama ko si Tito Sep. Pa-register natin ngayon yung bangka. Bili ng bangka kasi para sa jigging-jigging. Jigging-jigging. So ngayon, inaantay namin sila sir na kumakain pa kasi matapos mag-break. So mamaya, pasok tayo para kasigasuin yung mga papers natin. Antay-antay lang mga tito. So, nandito po tayo ngayon sa Bicol Maritime para magparehistro ng bangka. So, bali, sa ngayon, nandito ako kay sir na pakiusapan po natin para may discuss din sa atin kung ano yung mga kailangan at kung bakit kailangan magparehistro. Kasama ko po ngayon si sir. Lagi, ayun. Senior Master Sergeant Lagi. Ayan po. So, ayun. Katanungan lang po sir para sa mga anglers natin ngayon sir, leader. Bakit po kailangan natin magparehistro ng bangka? Magandang araw sa lahat. Okay. Unang-una, kailangan natin magparehistro ng mga bangka. Parte po yan ng panuntunan ng batas na ang lahat ng sasakyan, pandagat man upang lupa ay kailangan na i-regulate ng gobyerno natin. At isa pa, kailangan natin ma-rehistro yan para at least nakatala ang lahat ng mga ginagamit nating sasakyan sa dagat sa ating mga lokal na gobyerno para sa kaukulang suporta. Sir, ano po ba, sir, ang mga requirements natin, sir, pag kukuha, sir, ng registration ng bangka? Una-una, doon tayo sa dokumento, kailangan nila mag-submit ng Certificate of Ownership. Okay. Nagpapatunay na yung bangka ay talagang kanila. Okay. Pangalawa, 2x2 or 1x1 picture, sedula, at old registrations na ng bangka para doon natin makikita yung mga previous record ng bangka at application form na kung saan ibinibigay namin sa lahat ng nag-a-apply para sa registro. So, kailangan, paano sir pagbago sir yung ano? Pareho rin yung requirement at ang isa pa, pera ng mga dokumento yon na kinakailangan nilang ipresenta pag sila ay mag-renew or mag-rehistro ng bangka, kailangan din nila ang personal na dalhin dito yung bangka para i-stencil at i-dokumento yung mga markings, yung klase ng motor, kulay ng bangka. May validity bill po ba yun? Ano, actually sir, ang rehistro po ng bangka is every year. Every year? Okay. Every year po. So may ano po ba yung buwan na kailangan ng register or pares ng sasakyan na may... Pareho po ng sasakyan. Nandun sa registration date nila kung kailan magtatapos yung 1 year nila. Okay po. So every expiration, doon sila dapat, before the expiration, dapat makapag-renew na po sa akin. Ano po ba sa benefits na kung sakali, ay mga benepisyo po ba yung nakaka-register yung sasakyan o ano po? Ngayon na, pag na-registrado po yung inyong sasakyan, pag nagkakaroon po ng operasyon ang aming opisina at
ang ating mga counterparts katulad ng mga bantay dagat, ang BCG, ay hindi kayo maaabala. Kasi unang-una, pag nakita kayo sa dagat, hahanapan kayo ng paukulang papeles. Pangalawa, bilang rehistrado, kayo po ay entitled na makatanggap ng tulong galing sa LGU. Yun yung pinakamagandang benepisyo na maidudulot kung saan, uulitin ko lang yung sinabi ni Sir, pag may mga sakuna, bagyo, etc. O kung ano pa man na mangyari sa inyo sa Laon, nandoon ang gobyerno para tulungan tayo. Lalo-lalo na kung may trahedya mangyayari sa Laga o Lumundo, madali yung pag-trace na record mo po. Para ma-identify natin kung siya ba ay pampasahero, pangisda, o personal na service o personal na gamit lamang ng ilang. So sir, pag gusto nila magparehistro, sino at saan po sila pwede mo? Yung mga gustong magparehistro bago man uluma, kailangan lang nilang i-renew yung kanilang bangka, pumunta lamang po dito sa aming opisina, anumang oras. Dalhin lamang po yung mga nasambit na dokumento para po mabalidate ng aming processor sa pag-renew. Wala pong bayad. Kaya huwag po kayong mga problema. Wala po kayong gamit. Walang bayad! Kailangan nyo lang po dalhin dito yung dokumento na kailangan namin. Dito sa opisina walang bayad. Pero sa LGU po, may toko lang bayad. Pukunti lang. So, sir, maraming salamat po sa naibling panahon. Thank you very much po. Thank you very much din po. At inaanyayahan namin po yung lahat ng mga makakapanood po nito na huwag pong magkatubilin na pumasyal o makipagtulungan sa aming opisina. Bukas po ang aming opisina 24/7. So, sarado man po ang pito, katok lang po kayo at maluwag namin kayong pagbubuksan. Tempon! Sa ngayon po, kukuha po tayo ngayon ng registration ng bangka para sa safety ng ating bangka sa pamamalakaya. So ngayon po, pumagaling po ako sa loob and garin na rin po ako sa barangay. Kumuha po tayo ng certification na nag-o-own tayo ng isang bangka. So ito po yung itsura niya. So pupunta na po tayo ngayon sa bangka para i-stencil po ba yun, sir? Opo. Mag-i-stencil tayo ng bangka para mailagay sa registration po natin. So, tara po! Normally, pag nagpapatrolya kayo at linapitan nyo yung bangka, ano yung mga normally hinihingi nyo sa bangka? Registration po nila, yun ang pinakauna namin. Registration? Magpapatrolya talaga, registrado po yung bangka nila. Okay po. Yung mga iba, yung may, alimbawa, ako namimingwit, meron ba yung lisensya din? Meron po, permit to operate po. Ano yung tinatawag doon? Permit to operate. Permit to operate. So kukuha pa rin kami noon? Opo sir. Dikit nyo kung ano po yung form ng fishing nyo. Okay. Saan kami noon kukuha? Pwede mo kukuha sa City Agriculture Office. Ataw? Then, i-contact kami doon sa BIPAR. Okay. Permit to operate. Sige. Kahit sport fishing po? Opo. Sige. So maliwanag yun mga tito. Kailangan nating mag-secure ng permit to operate. Permit to operate. Para maging legal within the municipality, city ng Tabuk. Okay. So para maging legal yung pagiging angler nyo sa Laot, yung mga angler sa Laot, yun yung hinihingi nila. Certification to operate. Kung sa tao, para yun yung lisensya mo para makapag-drive ka.
So makakapag-fishing ka sa municipality nyo. So, di ba? Mas maganda yung legal. So ayan, nakuha na natin yung ating certification galing sa law. So pupunta na tayo ngayon sa town, sa DAR, para kumuha ng parang license to or permit. Okay. So mga tito, punta po tayo ngayon sa CAW, sa City Agriculture Office. Mga tito, magpipila po kami ng form para maging legal na fisherman. Ang tawag nito ay sa ulap na yan. RSBA enrollment form. So yun po, ito po yung form. Dito na po nagtatapos ang ating journey. So, binigyan po tayo ng official receipt galing sa city. So, yung certification natin, to follow na lang po after ma-print yun kasi pipirman pa ng mayor saka ng iba pa. Yung pi-prepare pa nila yung certification. So, yun! Thank you! Fish on!